Ina ni Chloe, ibinyag kung sino ang batang kasama ng anak. Mabubuking na ba ang dapat mabuking? Totoo nga kayang nagkakaroon na ng laglagan? Ano nga kaya ang katotohanang dapat malaman ng maraming patuloy na nambabash kay Chloe? Hindi nga rin ba maayos ang relasyon niya sa kanyang biological mom? Inamin mismo ng abogado ng ina ni Chloe na hindi nga maganda ang relasyon ng mag-ina. It is true, even before Carlos and Chloe met, my client and Chloe already were having a difficult relationship due to the difference of ideas regarding parenting over the minor Chloe. At isa pa sa mga kontrobersya ngayon kay Chloe San Jose ay ang pagkakaroon na umano nito ng anak sa naunang karelasyon. Matapos ilabas ang isang vlogger ang mga resibo tungkol sa pagkakaroon nga nito ng love child. Kaya hinamon rin ni Chloe ang vlogger na ilabas nito ang pruweba na may anak nga siya. Bigyan kita ng award pag nahanap mo yung anak ko na sinasabi mo. Hindi inamin ni Chloe na may anak nga siya pero hindi niya rin naman ito itinanggi. Kaya ano nga ba ang revelasyon ng kanyang tunay na ina sa viral pictures niya na may kasamang batang lalaki? Sa pamamagitan nga ng lawyer ay nagsalita na si Marifes San Jose ang ina ni Chloe. Itinanggi ng abogado ng ina ni Chloe na may anak na umano ito. Wala raw anak si Chloe at hindi rin ito ikinasal pa sa kahit na sino. Bagkus, ang batang lalaki sa mga kumakalat na resibong may anak na si Chloe at willing daw magpakaama si Kaloy sa bata ay nakababatang kapatid ni Chloe. Chloe does not have a baby as far as we know. And the picture that is spreading stating that it is Chloe's alleged baby is actually her younger brother, ayon sa legal counsel. Pinabulaanan din ni Attorney Cudadano ang kumakalat na isang OFW o labandera ang nanay ni Chloe sa ibang bansa, kundi isang Australian citizen na tagtatrabaho sa aged care services. Hindi rin daw totoo ang kumakalat na nakakulong ang ina ni Chloe. Dagdag pa ng abogado, my client Marie raised Chloe on her own. The biological father whom Chloe only met last year again after being in Australia since 2013. My client got married in Australia and that is the reason why Chloe and her sister were able to migrate to Australia. Tungkol naman sa hindi maayos na relasyon ni Chloe at ina nito, nag-ugat umano ito sa malaking kaibahan ng kanilang values at parenting issues. Menor de edad pa daw noon si Chloe at kahit lumaki ito sa Australia, nais daw sana ni Marie na mapanatili nito ang Filipino values pero hindi raw ito gusto ni Chloe. Kaya nagkaroon ng lamat ang relasyon nila mag-ina. Pero kahit umano nagkakasamaan sila ng loob mag-ina, hindi naman daw ito umabot sa demandahan kaya wala umano itong katotohanan.